Hello, magandang umaga po, mahal kong mga kaibigan. Happy Sabbath po sa inyong lahat at sa lahat ng mga kapatid. Ngayong umaga po ay tayo po'y sama-samang mag-aaral. Samahan niyo po ako, mahal kong mga kaibigan, at tayo po ay sama-samang tutuklasin natin at pag-aaralan ang salita ng Diyos. Ang ating paksa ngayong umaga, mahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ay wala iba kundi, who is to be blamed when you failed? Sino ang dapat sisihin kapag ikaw ay nabigo o hindi nagtagumpay? Mahal kong mga kaibigan, ang ating susing talata ay masusumpungan sa Proverbs 21 verse 5, Kawikaan 21 versikulo 5. Ganito po ang ating mababasa, mahal kong mga kaibigan. Good planning and hard work leads to prosperity, but hasty shortcut leads to poverty. Wow! Yan po ang ating pag-aralan. Ang ating paksa ngayon ho, who is to be blamed when you fail? Nais kong sa umagang ito ay dalhin sa inyo ang salitang hard work. Sa Webster Dictionary, mahal kong mga kaibigan, ay ito'y tinatawag na diligent. Ano ang ibig sabihin ng salitang diligent o hard work? Ang sabi dito ay, it is characterized by steady, focused, and earnest effort. So kasama dito yung focus at saka yung steady. So yan ay ating ididiin mamaya, mahal kong mga kaibigan. Bakit kaya ang daming tao ang nag-fail o hindi nagtatagumpay sa buhay? Ano kaya ang dahilan? Saan sila kaya nagkulang, mahal kong mga kaibigan? Tuklasin natin kung ano ang mga dahilan at kung bakit sila ay nag-fail para sila ay para hindi magtagumpay. Ano kaya ang dahilan? Atin pong umpisan. Umpisan na natin ang ating pag-aral, mahal kong mga kaibigan. At ito po, ang totoo, mahal kong mga kaibigan at mga kapatid, minahal, okay? Minahal tayo ng ating Panginoon simulat sa Paul, mula sa simula. Hangad ng Diyos na tayo po yan ho, magtagumpay. Hangad ng Diyos na tayo'y mag-unlad. Hangad ng Diyos na tayo ay maging maligaya. Subalit bakit napakaraming bigo, napakaraming malulungkot, at napakaraming na-stress sa buhay? Tingnan natin. Tingnan natin, mahal kong mga kaibigan, ano kaya ang tanging dahilan kung bakit maraming tao ang nag-fail sa buhay? Hindi sila nagtatagumpay kahit anong pagsisikap nila ay gayon na lamang na sila ay nabibigo. Ayon sa 3 John chapter 1 verse 2. Pakinggan po ninyo ang sinabi dito. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Sa Tagalog, mahal kong mga kaibigan, ating linawin ito. Sabi sa Tagalog, minamahal. Tinan po ang address ng Panginoon sa atin ay minamahal. Talagang mahal na mahal tayo. Minamahal, aking idinadalangin. Kasama pa dito ang prayer ng ating Panginoon. Minamahal, aking dinadalangin na sa lahat ng bagay, hindi lang sa isa, sa lahat ng bagay ay guminhawa ka. Tinan po ninyo, mahal kong mga kaibigan, dalangin ng ating Panginoon na tayo'y guminhawa at bumuti, ang sabi to'y, at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Alam mo, mahal kong mga kaibigan, kaakibat po ng pag-unlad at pagginhawa ay yung malusog at malakas na pangatawan. Hindi po ba? Kaya't ang dalangin ng Panginoon ay guminhawa at lumusog ang ating katawan. Yan po ang panalangin ng Panginoon. Natupad kaya sa ating buhay? Ano kaya ang dahilan kung bakit tayo lagi nagkakasakit? Ano kaya ang dahilan kung bakit tayo'y kinakapos? Ano kaya ang dahilan kung bakit tayo'y nabibigo sa ating mga layunin o ang ating mga pangarap sa buhay? Bakit hindi nangyayari? Sa ilang mga tao ay hindi nangyayari ang inaasahan nila at lagi silang nabibigo. Una, mahal kong mga kaibigan, pakatandaan natin, ang nais ng Diyos ay tayo'y guminhawa. Pangalawa, ang nais ng Diyos ay tayo'y umunlad at magtagumpay. At pangatlo, nais ng Diyos na lumusog ang ating katawan. Okay, itong tatlong binanggit dito, mahal kong mga kaibigan, guminhawa at umunlad, magtagumpay sa buhay, lumusog ang katawan.
pangarap at panalangin ito ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero bakit? Bakit maraming tao ang hindi gumiginhawa, hindi umuunlad, hindi nagtatagumpay at laging nagkakasakit at hindi malusog ang katawan? Sino kaya ang may problema? Sino kaya ang may pagkukulang? Alamin po natin. Naroon na ang premise, mahal tayo ng Diyos, panalangin ng Diyos na tayo magtagumpay, umunlad at maging malusog ang katawan. Hindi pwede nating sisihin ang Diyos dito. Dahil simulat sa pulpa, hangad na ng Diyos na tayo'y magtagumpay. Ay bakit marami pong hindi nagtatagumpay? Maraming tao ang nagkakasakit, hindi malusog ang katawan. Kapag naghirap po tayo, nabigo tayo, sino ang dapat sisihin kapag tayo'y nagkakasakit din? May pagkukulang din po ba tayo? Yes, may pagkukulang po ang tao. Ang Diyos ay nariyat nakahanda na umalalay at tumulong, ang problema ang tao. Balikan natin ang K-text na ating binasa. Good planning and hard work leads to prosperity, but hasty shortcut leads to poverty. Kaya pala, tayo ay naghihirap at maraming naghihirap ay walang magandang plano. At bukod sa walang plano, wala rin silang diligent o hard work o tinatawag na focus sa buhay. Napakaraming focus. Dapat ay isa-isa lang. Tapusin mo ng isa bago mag-focus sa iba. Kaya nangyayari, walang natatapos. Mahal kong mga kaibigan, ito ang problema na dapat nating solusyonan ngayon. Sundan natin ang plataforma ng Diyos. Sundan natin ang blueprint ng langit at tayo po'y tiyak na magtatagumpay. Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, kapag nakuha po ninyo ang sekreto na ibinigay ng Diyos, ako'y naniniwala 100% magtatagumpay po kayo. So dito tayo magkakaroon ng lubusang malalim na pag-aral. Ano ang sekreto na ibinigay ng Diyos sa pagtatagumpay? Okay? Una, mahal kong mga kaibigan, good planning. Ang tanong, tayo po ba'y nagpaplano? May plano po ba tayo sa buhay kung saan tayo tutungo, kung ano ang direksyon natin, ano ba ang gusto nating maabot, ano ba ang gusto nating marating sa buhay? Kung wala kang plano, ay talagang para kang bangkang inanod na walang timon. Wala kang makina. Ikaw ay dinidrift away. Sunod-sunod lang tayo sa agos. Hindi tayo talaga makarating sa ating paruroonan, mahal kong mga kaibigan. Kailangan mayroon tayong good planning and focus. Yung focus po dito ay napakahalaga. Okay? Hindi yung tinatawag nating kahit ang tawag niyan bahala na. Yun ang word. Alam niyo, pag ang salita ng bahala na ay bumukas sa bibig ng isang tao, bahala na, walang focus po yan. Out of focus na po siya. At tiyak na hindi mararating niya ang gusto niyang mararating, mahal kong mga kaibigan. Kailangan ay good planning. So, ang tanong, may plano ka ba sa buhay? Okay? Clear ba ang plano mo? Attainable ba ang plano mo? Okay? Pangalawa, have you prayed for your plan? Ipinanalangin mo na ba? Kinonsulta mo na ba ito sa Diyos? Inilahad mo ba ito sa harap ng Diyos? Panginoon, ito ang aking plano sa buhay. Pagpalain niyo po, kung kalooban po niyo, ibigay niyo po sa akin. Mahal kong mga kaibigan, ito ang kulang natin. At ang pangatlo, have you worked hard for it? Kahit anong plano po ninyo, mahal kong mga kaibigan, kung hindi rin nyo isasagawa ang plano ninyo, useless din. Magkakaroon din po ng failure kayo sa buhay. So mahalaga po ay una, ang plano. Okay, pakinggan po ninyo ako. Ang isang architect, tagagawa ng plano, tama? Siya ang gumagawa ng architectural design ng mga bahay, ng mga condominium, ng matataas na mga building. Pero kung yung drawing na yon ay hanggang doon na lang at hindi isasagawa, at hindi ipapanalangin natin sa Diyos, hanggang plano lang yon, hanggang drawing lang yon. So anong kailangan natin? Mayroong tayong plano na malinaw. Mayroong direksyon, mahal kong mga kaibigan. Tulad po ng isang gumagawa ng barko. May design po yan. Anong design ng barko? Tapos anong haba, anong laki, anong luang? Okay? Ano ang capacity niya, ang karga niya? Dapat ganun.
tulad ng magdidigmaan, tulad ng makikipagdigma ka o lulusob ka sa isang bansa. Ang tanong dito, mahal ko mga kaibigan, ang iyo bang mga sundalo'y handa? Mataas ba ang moral ng mga sundalong yan? Mayroon ba tayong enough na resources, financial, na kung sakaling magkagipitan ay mayroon pa rin tayong itutustos hanggang tayo manalo sa digmaan? Mayroon ba tayong mga equipment? Mga military equipment? Mayroon ba tayong kahandaan? So yan po'y plano. Halimbawa, mag-aasawa ka, mahal kong mga kaibigan. Ang tanong dito ay, handa ka na ba talaga mag-asawa? Are you willing to carry the responsibility kung ikaw ay mag-asawa? Kung ikaw ay babae, handa ka na bang mag-anak, magbuntis, manganak? Handa ka na bang maging ina? Okay? Mahal kong mga kaibigan, malaking bagay yan. Ikaw ba ay financially stable sa panganahon ito sapagkat mangangailangan ka ng maraming pira? Pag ikaw ay nagkaanak, talagang magastos yan. Mag-uupa ba kayo sa bahay o magtatayo ng sariling bahay o titira sa mga magulang? Depende sa inyo. So, dapat ito'y pinapanukala. At higit sa lahat, kung ikaw ay mag-aasawa, iisipin mo rin kung sino ang dapat mong maging asawa. Yung right person. Kung ikaw ay babae, hanapin mo ang right person na lalaki na makakapiling mo. Kung ikaw ay lalaki, hanapin mo ang right person na babae. Okay? Para hindi ka magsisi sa bandang huli. Ang problema, naghanap ka ng right person, ikaw naman ay hindi right woman. Ibig sabihin, napaka hindi ka pa ready. O di kaya naman ay yung ready ay, ayong woman ay ready, pero ang lalaki ay hindi ready. Hindi siya right person para maging partner mo sa buhay, magkakaproblema. Kaya maraming naghihiwalay sapagkat hasty decision, ang sabi doon, hasty decision leads to poverty. Yung mga pabigla-biglang mga decision ay nagbubunga ng kahirapan. Totoo po yun. Talagang mababangkaruti kayo, mababangkrapt talaga kayo kasi pabigla-bigla kayo na hindi niyo pinaplano ang mga bagay-bagay bago kayo pumunta roon. Okay, mahal kong mga kaibigan, mayroon na tayong plano. Okay. Halimbawa, pupunta kang United States. May plano ka, magandang plano mo. Ang susunod po dito ay pray about it. Idadalangin natin ang ating plano, ipipresent natin sa Panginoon, at pabasbasan ito sa Panginoon para ito'y magtagumpay. Alam nyo kung nung ako ay nag-propose kay Mrs., at nag-propose na akong papakasalan na siya, ang ginawa naming dalawa, nag-usap kami at plinano naming mabuti talaga, plansado. Ang kulang na lang namin ay financial. So nag-pray kami, Panginoon, kulang pa ang aming financial. Tulungan niyo kami na makakuha, magkaroon pa kami ng additional na financial para masapatan yung aming pangangailangang financial sa aming pagpapakasal at yung susunod na mga buwan na aming pagsasamay, sapat na sana ang aming pera. Pinag-pray po namin. Pagkatapos, winork out namin, alam nyo, nagtagumpay po kami. Yes, ganun din. Pag pupunta kang Amerika, may plano ka, dapat samahan mo ng pananalangin at pagkatapos ay ipaprocess mo yung lahat ng mga papers, makaka-abroad ka. May financial ka, kumpleto ang papers mo, may visa ka, makakarating ka sa Amerika. Pero kung plano lang ng plano, pupunta Amerika, wala ka namang ginawang aksyon, hasty decision ang tawag niyan. And it will lead to poverty. Okay. Kaya mahal kong mga kaibigan, ang sabi ni Apostol Pablo, without Christ, we can do nothing. So kung hindi natin ipagpipray ang ating mga plano, mahal kong mga kaibigan, useless. Bakit po? Wala tayong power, wala tayong blessing mula sa ating Panginoon. Kasi sabi ni Apostol Pablo, kung wala ang Panginoon, wala akong magagawa. See? Pag-amin niya ni Apostol Pablo, ganun din po tayo. We need power from God. We need a blessing from God. Kailangan bigyan tayo ng wisdom para ang lahat ng ating mga direksyon at lahat ng ating programa at panukala ay pagpalain. So, ang ating Panginoon Diyos ay source of power. At higit sa lahat, God knows our future. Ngayon ay ikaw ay narito, pero alam na ng Panginoon ang marating mo. Ngayon, ang alam natin ay hanggang dito lamang. Subalit ang Diyos ay mas malayo pa ang narating. Because He is God.
He knows the future. Ang problema ay hindi natin alam pa nga ang kinabukasan. So kailangan natin ang tulong ng ating Panginoon. Tayo ay binabasbasan ng Diyos, pinagpapala at tayo'y ginaguide at higit sa lahat, pinoprotektahan. So kailangan natin ang prayer. So if you have already planned, then bring it to God, before God. At ipahiwatig mo sa Panginoon na ito ang iyong plano sa buhay. Okay? Pangatlo, mahal ko mga kapatid, mahalaga ang pagsasagawa, yung diligent. Hard work, kailangan natin, mahal ko mga kaibigan. Kailangan ang diligent, hard work, at ang sabi doon ay talagang matinding paggawa. Kasi nga ang sabi nga ay without work, kung walang trabaho, ay walang magagawa tayo. Okay? So dapat samahan natin ang talagang paggawa. Proverbs, kung ating may kasabihan po na plan your work and work out your plan. Yan, tama po yun. Plan your work, mayroon ka ng plano. Anong susunod? Work out your plan. Ang problema, maraming tao ang plano ng plano, hindi naman i-work out yung kanilang plano. Ay anong mangyayari? Hindi, wala. Hindi sila makakarating sa kanilang inaambisyon o pinapangarap sa buhay. Halimbawa nga, tulad ng mag-aasawa. Handa ka ng mag-asawa talaga. Ready ka na. Ang problema, hindi ka naman ang liligaw. O, palagay mo, may pupuntang babae lang sa iyo sa bahay at sabihin, o, ako na. Ako na ang magiging asawa mo. Imposible yon. Kung mangyari man yun, iba ang intensyon nun. Pero yung ibinigay ng Panginoon na babae, mahal kong mga kaibigan, ipagpipray mo rin yan. Ipagpipray mo yan na magiging kasama mo sapagkat ang sabi nga, pag ikaw ay nag-asawa, ay hindi tulad sa isang kaning, pag ikaw ay napasok, pwede mong iluwa. Kapag nag-asawa ka, till death do us part, mahal kong mga kaibigan. Ang problema ngayon, hiwalay ng hiwalay. Kumisan, pangatlo na ang asawa, pang-apat, pang-lima. Bakit po? Kasi hasty decision, it will lead to poverty and problem. Problem, nag-multiply ang problema. Mahal ko mga kaibigan, ang sabi sa banasatan, hangad ng Diyos na tayo'y umunlad, ay bakit hindi nag-unlad? Poor decision, poor planning, walang diligent, walang hard work, wala, failure. Okay, hangad ng Diyos na tayo lumusog, ang tanong, pinapractice ba natin ang health principle sa buhay natin? O tayo'y pabarabara na lang no kahit anong kainin, kahit ito ay napakataas sa kolesterol, mamaya mayroong high blood ka na, high blood pressure. So, problema na po. So, hindi naman ikaw kumakain ng mga vegetables. Halimbawa, puro karne ang kinakain. Imbalance din po. Hindi ka rin magiging malusog. Mas maraming sakit ang dadapo sa iyo, kaibigan. Ang sabi ng Biblia, ang pagkain mo mula sa original na pagkain ay, ang sabi doon ay, rice, grains, nuts, fruits, and vegetables. Yan po ang biblical food na pinakain kaya dan at iba. Grains, nuts, fruits, and vegetables. At yan din ang principle natin ngayon. Kumakain lang tayo ng karne paminsan-minsan. Ay kung puro karne, wala kang vegetable, nako, problema talaga yan. Magkakaroon ka ng maraming sakit. Okay, matapos, ikaw ay gusto mong magtapos ng pag-aral, ikaw ay gusto mong maging professional, gusto mong makapagtrabaho ng magandang trabaho, bulakbul ka naman sa pag-aral. Hindi ka naman nag-aaral. Yung mga module, hindi mo inaasikaso. Paano ka ngayon makakatapos sa pag-aral? Paano ka maging professional? Paano ka makakita ng mataas na sweldo na trabaho? Wala. So, pagkatapos, sisisihin mo kung sino man ang sisisihin mo dahil hindi ka nakatapos. It's not their problem. It's your problem. Hindi ka nag-aral ng mabuti. Nagbulakbul ka. Sa halip na ikaw ay mag-aral ay kung saan-saan ka pumupuntang barkada, talagang magkakaproblema ka. Hindi ka magtatagumpay dahil walang hard work. Ang plano ay sinasamahan ng hard work at pananalangin. Okay, halimbawa, magpapatayo ka ng bahay. Ay hindi ka naman nag-ipon. Hanggang plano lamang, hindi ka makapatayo ng bahay. So, mahal kong mga kaibigan, kailangan po natin ang aksyon. Focus. Kung ano ang plano mo, focus. Or else, mag-out-focus ka, mahal kong mga kaibigan. Okay. Karamihan mga tao nagtatagumpay, mahal kong mga kaibigan, ay may tatlong focus. Okay?
ang focus nila, mahal ko mga kaibigan, ay napakaganda. Okay? Una, mahal ko mga kaibigan, kung wala kang focus, ay ibig sabihin ay out of focus, blurred, o malabo ka. Ibig sabihin, malabo ding matupad ang pangarap mo. Ngayon, sino naman ang ating sisisihin sa bagay na ito? Okay. Wala kang matatamaan o natawag niyan, may namamana ang mga tao sa mga magulang. Okay, kahit hindi ka magtrabaho, may mana naman ako sa... Pero kung hindi mo rin i-develop at ipagpatuloy, mawala din yan. So, kailangan mo rin ipagpapatuloy ang hard work. Okay? Kailangan ang concentration or focus. Kahit sa anong bagay, kailangan ang concentration or focus. Ganun po din sa buhay natin. Magkaroon tayo ng focus. Nung ako po ay nag-aaral sa Philippine Union College, ako po ay talagang self-supporting. Nagtatrabaho ako sa gabi, nag-aaral sa araw. Okay? Natutulog po ako 12 o'clock, nagising ng alas 4 para mag-aral at mag-review dahil may exam sa kinabukasan. Pero hindi ko kinakalimutan yung focus na ako'y makatapos. Kahit ako'y nagtatrabaho para lang makatapos dahil naulila po ako ay grade 5 pa lamang ako. Naulila ako sa magulang, grade 5. So kahit ako'y nagtatrabaho para sa aking tuition at para sa aking pagkain at gastusin, hindi ko kinakalimutan sa aking isipan yung aking ambisyon sa buhay. Yung ako'y maging ministro, maging lingkod ng Diyos. Okay? Doon ang focus ko. So huwag niyong aalisin ang focus. Kahit kayo po ay may mga sideline dahil para maabot ninyo ang pangarap, huwag aalisin yung focus doon sa main. Ano ang main goal mo? Makatapos sa pag-aaral. Ay, ang problema eh. Hindi natin pinagbubuti yung ating focus, kaya tayo po ay hindi nagtatagumpay. Okay. Halimbawa, nagtayo ka ng negosyo, mahal kong mga kaibigan. Ang focus naman ay hindi sa negosyo. Paano ka magtatagumpay ngayon? Ay wala kang focus sa negosyo, bulakbol pa rin ikaw. Hindi mo pinagbubuti ang pag-manage sa negosyo. Magtatagumpay ka ba o hindi? Hindi ka magtatagumpay. So, huwag tayo magkaroon ng maraming focus. Isa-isahin lang natin, one at a time. Atin munang palaguin ang isang negosyo bago tayo magkaroon ng ibang negosyo. Noong ang plano kong mag-asawa, mahal kong mga kaibigan, ay talagang plano yon. Niluhod ko sa Panginoon. Talagang hiningi ko sa Panginoon kung sino ang right woman na makakapiling ko. Dahil ready na ako, financially at emotionally, mentally, ready na po ako. Ibinigay ng Panginoon ang right woman at siya kapiling ko ngayon. At siya ay partner ko sa ministry, very supportive wife, dahil pinag-pray ko po. Ipinag-pray ko sa Panginoon at winork out ko na masumpungan ko ang tamang babae. Mahal kong mga kaibigan, ganun din po sana tayo. Mag-focus po tayo kung ano ang plano Diyo. I-work out natin ang plano natin hanggang tayo ay magtagumpay. So, ang mga hindi nagtatagumpay, walang focus po yan. Mapakaraming focus, pero napapabayaan yung main focus, kaya hindi pwedeng ganun, mahal kong mga kaibigan. Kailangan mo ng focus o direksyon plus pananalangin at hard work. Okay? Pag wala kang direksyon, wala kang focus sa buhay, para kang bangkang inaanod na kung saan ang agos, papunta ka rin doon. Remember, life is too short to fail. Napakaikli ang buhay para sayangin, para ikaw ay hindi magtagumpay. Hangad ng Diyos na tayo magtagumpay, umunlad, lumigaya, lumusog. Sinusunod ba natin ito? Mahal kong mga kaibigan, tandaan natin ang plano. Good planning, Proverbs 21:5. Good planning and hard work leads to prosperity. But hasty shortcut leads to poverty. Ulitin ko po. Good planning and hard work leads to prosperity. But hasty shortcut leads to poverty. Mahal kong mga kaibigan, yan po ang sinabi ni Haring Solomon. Tama po siya. Hindi tayo padalos-dalos. Kailangan ay good planning, focus, at hard work. Kapatid, kaibigan, kamusta ang ating plano sa buhay?
Kamusta yung ating mga focus sa buhay? Nakafocus ba tayo at sa isang bagay at handa nating trabahuin, handa nating gawin, o tayo ay bara-bara lamang? Mahal kong mga kaibigan, it's time. It's high time na dapat tayo po ay magkaroon ng plano, prayer, at saka hard work. Tiyak magtatagumpay ka, kaibigan. Huwag nating bigwayin ng ating Panginoon. Huwag nating bigwayin ng ating Panginoon. Ang ganda ng plano niya sa atin at ito ay napakaganda para sa ating lahat. So mahal kong mga kaibigan, sana sa mensaheng ito ay nagkaroon kayo ng idea kung paano tayo magtagumpay. Wala tayong ibang sisisihin kapag tayo'y nabigo at hindi magtagumpay at lagi nagkakasakit, kundi ang ating sarili. Na naka-blueprint na ang gusto ng Panginoon, ang problema, kulang tayo. Kulang tayo. So ano ngayon tatlo? Okay, good planning. Magandang plano. Pangalawa ano po? Prayer. Ipag-pray natin ang plano. And third, hard work. Kailangan nating trabahuin. Hindi pwedeng hindi natin trabahuin natin para matamo natin ang lubos na tagumpay, mahal kong mga kaibigan. Yan po ang aking mensahe sa umaga ito. God bless you. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. See you again next time.